patuloy pa rin po ang pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo. Kaya naman, kanya-kanyang diskarte ang ating mga kababayang manggagawa para makapasok sa kanilang trabaho. Yung iba naghahanap po ng libreng sakay gaya sa bus carousel. Yung ibang sumasakay po naman ng MRT, sinasamantala rin ang libreng sakay ng gobyerno o ng DOTR. Alamin ho natin ang updates mula sa DOTR mula kay Undersecretary for Railways, Yusek TJ Bataan. Yusek TJ, magandang morning po sa inyo and welcome to Sakto. Kumusta ho kayo, Yusek? Yes, magandang morning po, Johnson, and sa lahat ng mga listeners and viewers ng Sakto. Opo, Yusek, una, dun tayo sa libreng sakay ng MRT3. Yan po ba ay mananatiling hanggang siya sa June 30 na lang or may possibility bang ma-extend pa yan kahit patapos na ang Duterte administration? Hello. Yes, Johnson. Itong libreng sakay program natin sa MRT3 ay magpapatuloy hanggang June 30. At syempre, ipapaubayan na natin na bilang kortesiya sa ating paparating na bagong administrasyon ang desisyon kung ito ay i-extend pa ba lagpas ng June 30. Opo. Yusek, paliwanag nga natin sa ating mga kababayan. Bagamat alam ho natin, syempre, ang panalo ho dito ay yung mga mananakay. Pero paano nakapag-ooperate ng tuloy-tuloy ang MRT3 gayong libre ho ang sakay na inyong mga pasahero? Gaano kalaking nawawalang kita ho mula ho sa libreng sakay po na ito na na-extend pa hanggang June 30? Yes, Johnson. Ito kasing sa MRT3 natin ay pundado ng ating budget o ng ating GAA mula sa Kongreso ang ating operating requirements. So ito yung dahilan kung bakit kaya nating mag-operate ng libreng sakay nito ngang nakaraan na dalawat kalahating buwan. At isa pa, Johnson, ay mahalagang maalala natin na natapos natin itong malakihang rehabilitasyon ng MRT3 at kasama nga doon sa ating mga layunin dito sa ating libreng sakay program ay ang mahikayat ang ating mga riders na sumakay sa MRT3 at ng ating ma-test at masubukan itong ating ginawang pagsasaayos ng MRT3 na sa kasalukuyan nakikita natin umaabot sa 370,000 ridership na pinakamataas kada araw. Opo. Yung pre-pandemic, ang ridership ba ninyo sa MRT3 ay ganun din o mas mataas pa ngayon dahil libre eh? Pre-pandemic, Johnson, na dahil nga kung maalala natin na nasira ang MRT3 bago natin ito na rehabilitate nitong Marso ng 2022. So ang ridership natin noon ay umaabot lamang sa 200,000 to 250,000. So ngayon naayos na natin yan ay umaabot na tayo sa 370,000 ridership per day at inaasahan pa natin na kaya pang tumaas yung ridership na yan at isa nga yan sa layunin ng ating libreng sakay para ma-stress test o masubukan talaga natin yung kapasidad na dala nitong pagsasaayos ng bagong MRT3. Opo, Yusek, wag naman hong mausog sana natin yung operation ng MRT3 pero dati ang sa isa sa mga nagiging malimit na problema ay yung pagtirik po ng mga bagon ng MRT. So far, nitong mga nakalipas na linggo or buwan ng inyong operation, wala na hong insidente ng pagtirik ng tren, ano po? Tama yan, Johnson. Hindi lang itong mga nakaraang araw. Mula noong 2020-2021, ay hindi na tayo nakakapagtala ng pagtirik ng MRT3. Kung maalala natin, noong nadatna natin yan noong 2016, ay umaabot ng halos sa dalawang beses sa isang araw ang pagtirik ng MRT3 at ang pagpapababa ng ating mga pasahero. Maalala natin yung mga picture, yung mga front page minsan na headline kung saan napapalakad ang ating mga pasahero sa gitna ng mga stasyon. Ngayon na natapos na ang ating rehabilitasyon at napasinayaan na itong ayos na MRT3 nila Pangulong Duterte at nila Secretary Tugade noong Marso ay hindi na natin nakikita yung mga unloading incidents na yan. Opo, and recently meron hong isang insidente na bagamat wala ho namang, kung masasabi natin, wala namang kasalanan or kaugnayan ng MRT3 management. Naalala ninyo, Yusek, yung na-accidenting motorcycle rider na nalaglag sa rilis po ng MRT. Baka meron lang na pag-usapan kung anong pwedeng solusyon para hindi maulit po yung ganong insidente. Yes, Johnson, sa kasamaang palad ay nagkaroon nga ng aksidente nitong karaang linggo.
kung saan meron tayong isang motorcycle rider na dahil na rin sa bilis ng pagpapatakbo ay nalaglag doon sa ating linya at nasawi. So ating pinapaalala kasama ating mga kasamahan sa MMDA at maging sa mga local government na traffic enforcers na mas paitingin ang ating pagbabantay sa ating mga road users ng itong ganitong aksidente, ganitong mga incident ay maiwasan natin sa namangyari moving forward. All right, Yusek, dito ho tayo sa Metro Manila Subway Project. Ano po, nagkaroon na ng kumbaga pagpapasinaya doon sa pagsisimula po ng proyekto. Kailan ang target date or completion itong proyektong ito? Kailan mararamdaman ng mga commuters po natin na meron talaga tayong subway na? Yes, Johnson, tama yan. Noong Independence Day, noong araw ng ating kasarinlan, noong June 12, ay si Pangulong Duterte mismo at si Secretary Tugade ang nagpasinaya noong tinatawag nating lowering at positioning ng ating tunnel boring machine para sa Metro Manila Subway Project. Ito ay inaasahan natin na magkaroon ng partial operations mula sa Valenzuela hanggang sa North Avenue sa Quezon City sa taong 2025 at full operations naman hanggang NAIA Terminal 3 by 2027. So ngayon na naibaba na natin ang ating tunnel boring machine ay mag-uumpisa na tayo ng tinatawag nating underground works at yan ay tuloy-tuloy na hanggang sa ating maumpisahan na operasyon ng ating kauna-unahang subway, Johnson. Opo. Yusek, mga gaano kalaking bilang na mga pasahero ang tinatayong makikinabang dyan pagka fully operational na ang Metro Manila Subway Project? Sa unang taon ng full operations ng subway, ang inaasahan nating gagamit nito ay abot sa 370,000 katao kada araw. Yan ay unang taon pa lamang, o first full year pa lamang ng full operations. Ngunit ang ating subway ay may kapasidad o kayang magsakay na abot sa 1,000,000 katao kada araw. Opo. Napag-usapan na rin ho ba or meron na ba tayong idea para mabigyan din ng idea yung ating mga kababayan? Mga magkano magre-range ang pasahe sa subway? Sa kasalukuyan na Johnson na meron tayong parehong pasahe sa lahat ng ating mga linya ng tren. Yan ay 11 pesos na boarding plus 1 peso per kilometer. At syempre yan ay patuloy na pinag-aaralan ng ating DOTR at ng ating mga kasamang ahensya. At itong paparating na administrasyon, again, bilang kortesiya na rin, ay inaasahan natin na titingnan muli yung aspeto na yan ng ating subway at ng pasahe ng ibang mga linya ng ating tren. Opo. Alam ho natin, Yusek, na syempre may mga pag-aaral naman bago sinimulan yung proyekto. At actually, ang sabi ho nila, 1970s pa yung idea na magkaroon po tayo ng subway. Para lang makampante yung ating mga kababayan, eh gaano ba kaligtas ang pagkakaroon ng subway system dito ho sa atin? Eh kaya ba nating ibigay talaga yung ganyang klase ho ng proyekto ng ligtas sa mga sasakay at sa mga communities na dadaanan po nito? At una sa lahat, Johnson, tama ka na 1973 pa talaga noong unang naimungkahi itong pagkakaroon ng isang underground railway system o ng subway dito sa Metro Manila. Inabot tayo ng halos kalahating dekada bago natin naumpisahan ang kauna-unahan nating subway. At doon naman sa katanungan kung ito ay magiging ligtas sa atin pong matitiyak ang ating mga riders at ang ating mga gamit ng subway na dito po hindi po to unang beses na magtatayo ng subway sa kamunduhan. Huli na nga po tayo. Naghahabol na lang po tayo sa pagtatayo ng subway at ang atin pong partners dito, ang kasama po natin na magtayo dito ay ang ating mga kasamahan mula sa Japan na kung saan kilala po talaga sila dito sa teknolohiya na ito. Kung titingnan po natin na sa Japan po ay mas marami pang lindol, halimbawa, sila po ay daanan din ng madaming bagyo at mga natural disasters. At yung mga pong mga designs, mga teknolohiya na ginagamit sa Japan, yan po ang parehong teknolohiya at mga pag-iingat na atin pong ginagamit dito po sa ating kauna-unahang subway sa Kamaynilaan. Opo. Yusek, anong mga proyekto ng DOTR ang
kumbaga mabibitin, kailangan i-turn over sa papasok na administration? Johnson, napakaraming itong ating mga proyekto sa sektor ng RILES na magpapatuloy dito sa papasok na administrasyon. Siguro, bilisan ko lang, nandiyan syempre yung ating LRT1 Cavite Extension na kung saan ay 2000 pa yan, Agosto 2000 pa yan, unang naaprubahan. Nung nadatnan natin yan noong 2016 ay wala pang ni isang poste ang naitayo. At ngayon ay nasa 63% overall completion na. So inaasahan natin na yung extension na yan mula Baclaran hanggang Bacoor, Cavite ay magpapatuloy at matatapos dito sa ating paparating na administrasyon. Opo. Nandyan din yung ating MRT4 project na ito naman ay inumpisahan pa o una pang naisip noong panahon ni Pangulong FDR, ni Pangulong Ramos noong 1995. Nitong 2021, inumpisahan na natin ang detailed engineering design yan gamit ang pondo galing sa Asian Development Bank at inaasahan din natin na mag-uumpisa ang construction yan ng 2023. Itong MRT7 na 2001 pa isinumite sa DOTR ay atin ang naumpisahan. Again, 2016, nung naabutan natin yan, ay wala pang nag-uumpisang construction. Ngayon ay 64% overall completion na tayo. Naumpisahan lang i-deliver ang mga train sets. In fact, si Pangulong Duterte at si Secretary Tugade ang nagpasinaya dyan sa unang mga bagot na na-deliver para sa MRT7. Siyempre, napag-usapan na natin ang Metro Manila Subway. Nandiyan din itong napakalaki nating North-South Commuter Railway. Itong North-South Commuter Railway, ito ang ating pinakamalaking proyekto sa sektor ng RILES. Ito ay yung linya natin na magmumula sa Clark International Airport hanggang sa Calamba. Fully elevated yan na Johnson, 147 kilometers, 35 stations. Ongoing construction, 55% overall completion tayo sa phase 1, 38% overall completion sa phase 2, at ito namang ating phase 3, yung mula Maynila hanggang Calamba, ay 30% overall project completion na tayo. Ang mga bagon para sa North-South Commuter Railway, o kilala rin na PNR Clark at PNR Calamba ay nag-umpisa na rin ma-deliver nitong nakaraang taon. Nandiyan yung ating common station na alam naman natin na 2006 pa unang inaprubahan. Nung nadatnan niya ni Secretary Tugade noong 2016 ay nagbubungguan pa at walang kasunduan yung napakaraming mga taipans na nag-aagawan doon sa lokasyon ng common station. Ngayon ay tayo ay nasa more than 70% complete na sa common station at inaasahan nating matapos yung struktura niya na itong susunod na mga linggo, itong susunod na mga buwan. Nandiyan din ang ating Subic-Clark Railway na inumpisahan na award ng contract noong 2000. Nandiyan ang ating PNR Bicol na again na award noong December 2021 at nandiyan din ang ating Mindanao Railway na ito Johnson, Mindanao Railway na aming napag-alaman 1953 nung una itong mapondohan ng ating Kongreso at ngayon ay meron na tayong project management consultant na nai-award at isa ito dun sa mga proyektong sa ating inaasahan na magpapatuloy at matatapos itong paparating natin. Yusek, panghuli na lamang po, baka meron kayong information na meron na bang pagpupulong dun sa transition team ng Papalit or mag-i-stay kaya Secretary Tugade sa DOTR? Johnson, siguro ating bigyan na again ng kortesiya yung ating president-elect, si president-elect Bongbong Marcos na mag-anunsyo ng ating papasok na alihim para sa kagawaran ng transportasyon at ng sa kasalukuyan. Tayo ngayon ay naghahanda para sa transition na yan at ng pag na-announce ang ating papasok na alihim ay handa tayong mag-transition ng ating mga ginagawa sa kagawaran. Kala ko lang madudulas kayo, Yusek. Anyway, salamat po sa oras po ninyo. Maganda umaga ho at mag-iingat kayo mga taga-DOTR. Salamat, Yusek. Salamat din at magandang umaga ulit, Chance. Thank you. Thank you po si Undersecretary TJ Bataan mula po sa DOTR. Salamat po.